Hi guys, Alvin ulit po. Kasama natin si ano si Baki, isang French bulldog o kaya Frenchie ang tawag natin sa kanya. Si Baki po kasi guys ay maraming business na po siyang nakaagat. Kasi ang nangyari po kasi yung kumbaga nagiging mas alpha siya sa ano mas nagiging alpha siya doon sa owner niya. Alright? Ngayon, pag-usapan po natin ngayon kung paano magiging boss or paano po, ano po yung gagawin natin para magiging obedient po yung mga dogs natin, yung mga alaga natin. Ang mga aso guys, marunong silang pumasa ng tao. Okay? Magiling sila sa mga body language natin. Kaya po, ang gagawin natin, gagamitin natin yung mga actions natin, mga body language natin. Like kunwari, body language ko para maunawaan ni Baki na ako yung mas taas, ako yung mas alpha sa kanya. So gawin ko siya hawakan, hindi soft. Okay, gawin ko siya imasin, hindi soft. Medyo hard ng kaunti. Yung parang, alam mo yung medyo may diin na masahe, yun yung touch na yun. Dapat ganun tayong kumawak sa mga alaga natin, hindi malambot. Dapat medyo hard na may konting masahe. Then, pwede rin po natin gamitin ng pagkain. Okay? Para malawa ng aso na ikaw yung boss. Hindi natin basta bigyan lang ng pagkain yung aso. Kailangan sumunod muna siya ng mga commands. So sa ganung way, magiging obedient yung dog mo. Magiging masunod rin yung aso mo. Kaya nari, si Baki, bago po siya bibigyan ng pagkain, kailangan umupo muna siya. Hindi pag umupo siya, siya po siya bibigyan. So sa ganung way, naunawa ng dog kung sino yung alpha, kung sino yung boss. Alright? Hindi lang basta pagbigyan natin ng pagkain ng dog, okay, bahala ka ng kumain dyan. Hindi ganun. Minsan kasi nagkakaroon ng food aggression or nagiging agresibo yung aso mo kapag kumakain. Walang makalapit sa kanya kapag kumakain siya o walang makahawak sa ball niya kapag kumakain siya. Ayun, maling behavior yun. Masamang behavior ng dog yun. So, para ma-avoid po yung ganung behavior guys, para maiwasan po na magkakaroon ng ganung behavior yung dogs natin, sanayin din po natin na habang kumakain siya, nahawakan natin yung ball niya. Right? Umpisa natin kumari, may pagkain dito sa ball niya, no? Meron itong dog treat. So gagawin ko, baba ko to, may pagkain, meron din akong treat dito sa kamay ko. Gagawin ko, may pagkain dito sa kamay ko, ipapatong ko muna. Dito, lalagay ko yung kamay ko dito sa ibabaw ng ball niya. Ang gagawin ko muna, papakainin ko muna siya sa kamay ko bago niya tuluyang kainin din yung food na nandito sa ball niya. Like, kunwari, stay, wait. Okay, yes, good. And then, may pagkain lang dito sa kamay ko. Bibigot ko siya pa ng pagkain isa. Sige, okay. Then, hihimas-himasin din natin habang kumakain or bibigyan pa natin siya ng pagkain. Hihimas-himasin natin siya habang kumakain. So para masanay yung aso na habang kumakain siya, andun ka sa tabi niya. Alright? Maiintindihan ng aso, okay lang palang kumain ako na may kasama akong tao or andito yung boss ko kasi hindi naman niya aagawin yung pagkain ko. Ang pag-training kasi ng dogs, walang katapusan yon. Kasi ang aso kasi, yung mind nila, hindi nagmamature. Bata, lagi yung isip nila, no? Puro laro yung iniintindi nila. Doon may aso na nagkakailan na laging natutulog, pero yung mind nila, puppy or laging bata. Alright, so sana magiging consistent po tayo sa pagtuturo, lalo na sa pagdisiplina ng mga alaga natin. Alright?